Yan po si Bossing at nagpapakain po siya ng kuwan, bangus. Kaya nga wala nang tigilan. Tigil mo lang. Sarap. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Ngayon po ay papunta po ulit tayo sa palaisdaan. At unti-unti po ay nagpapaayos na po kami ng kubo. Tapos po ay nagpapatabas na rin po kami ng mga damo. At saka nagpapalinis na rin po na yung palaisdaan. At sina tatay po, sina Tilat, sina Udang ay nauna na po doon. Dahil si Udang po ni na Tilat ay kukuha po ng kawayan. At yun daw po ay gagawaing balsa. Tapos yung ibang kawayan po ay gagawaing upuan doon po sa ipinapaayos po nating kubo. Yan at si Bossing po, kung naririnig ninyo ay nag-grass cutter na po dito sa may daanan. Habang sina Tilat ay nangunguha po ng kawayan dito lang po ah. Tara po at pupuntahan po natin. Pagkakuha po nila ng kawayan, ayan po ihahakutin din po nila doon sa palaisdaan. Yan at sila na lang po ang ating kinuhang magtatabas at magagawa po ng ating kubo. Hindi na po tayo kumuha ng kaysa po sa iba pa yung kuhain natin ay yung atin ang kamag-anak. Di ba Gatilat? Kaysa kumuha pa ng ibang upahan ay di yung kamag-anak na. Ay, ito'y gagawin ng upuan. Ginagawa ng nilulo, yan sa ikan nila. Kanina pa po sila nangunguha ng kawayan. Gagawaing balsa. Tapos po ngayon ay yung kinukuha nila ay para naman po sa upuan. Ito po yung mga kawayan na gagawaing balsa. Malalaki po siya. Tapos ay si Bossing po, bayan at nag-grass cutter. Bossing, patahan muna ako! Hinahawan po dito sa gilid. Para maganda na po pagdaan. Sina tatay po ay kanina pa doon, saka sina tiya at sina ati huya. Ako po ay nahuling sumunod dito sa palaisdaan. Gawa po nang ako ay nag-upload pa po ng mga vlogs ko. Bali, naka-schedule na po. Gawa po nang wala pong signal dito. Kaya kapag ka po umaga, ay ako muna ay umuwi saglit sa bahay para mag-upload po. Ay may dating pa naman na mahina ang signal. Yan, at nandito na po si Natia Flor, si Ate Huya, si Ninay, at si Maloy. Naka-enjoy na enjoy si Maloy pag swimming doon nasa drum. Oh, ay sarap maligo dito ah. Sa ilog. At update po dito sa ating kubo. Bayan po si tatay at gumagawa na po ng upuan. Nagpapako na po siya ng gagawing upuan po. Mayroon po na sangkala, no? Sina Tilat nga po yung nangunguha na ng kawayan. Para po makagawa na tayo dito ng upuan. Camelot po ay magluluto ng tinola. Pantanghalian. Ate Huya, may tinapay yata doon. Kaya magsipag merienda. Po yung aking babalkan. Mga kapaya. Kapaya. Si tatay po pala gumawa na rin po ng tabo. Tatay, panabo po dito ah.
para hindi na po naghihirap kumadlo po dito ng tubig ah. Ako ay mahirap pa kuha ng tubig. Abay nga po, patuwad-tuwad din sa makatay ko lang yung kanin. Kami pa po sa prinsa. Hindi na ating sinayang ating kaya, dadalwa. May dala akong dala uli. Nasayang uli ako ng isang apat. Ay tayo, magsasayang na lang ulit tayo. Bayan na po si Tilat. Binuhat na po niya yung kawayan. Lakas ni Tilat. Si Bossing po'y nagdadaing dito ng bangus ah. Sarap nga po yung iprito mamaya. Ah, talaga naman pong napakaganda po dito ng view. Maaliwalas po sa mata. Nakaka-relax po. Tinitesting na po nila yung kawayan na kinuha. Sabi po ni tatay ay hindi na daw po babaakin para daw po mas matibay. Tatay po ang bahala diyan sa upo. Pagkagawa ng ating upuan. Pansamantala po ay tarapal muna ang ipinandong. Pero ang ipapahubong po natin diyan ay pawit. Mananasapap. Mangunguha pa po ng sasa. Inuuna muna po yung upuan. Oh, meron pa po. Ay, ate mo na po. Samantalas ka. Ayo. Ah, kung saan tayo lumapawit. Ano na po. Aho. Mamaya pong hapon ay ako'y kukuha. Magbalik namin doon eh. Inuuna muna po ay upuan at para nakakamaganda na po ang upo natin doon. Bayan na rin po si Bossing. Ano nangyari di at bagay puro damo? Hindi nga nasundo, wala na ng talim. Ang tamsi. Ah, ay di lalagyan ulit. Marami ka naman yata binilihan eh. Yung kung ito yung ilagay niya, yan pala. Pamaya. Patutubod mo. Ano yan? Wow, sarap na ito. Sabaw ng mura. Aba, ito po ba galing po dun sa labas? Ha? Balik mo na kasi. Pinapako na po nila yung mga kawayan. Pumutuloy. Paano ba ka dating? Usan na alay. Parang lang mo na yan. Dating. Dating na lang po. Eh, may nasa kahaw eh. Ito yung sa simula ang nakapako na eh. Buo-buong kawayan na lang po ang nilagay eh. Eh, kararating naman dalawa. Puto lang aking selinyador, lintik. Ba't ka na lang? Sa bahay, wala akong sakyan. Di pala, sundo yung aking briskatek. Bakit? Dapat ikay may baon-baon busing na kuwan, tamsi. Para pagka nagkaganayon na yun, pwede mong palitan. Papukunin ko yung ating bay, ay natang dito. Bakit? Bakit? Apa, si Uda nga yung pag nakakuha ang kagad. Ano yung aking bayan dito? Dito. Kamay mamaya. Pulutan. Bakuli, aba, masarap nga't mataba.
Si Milo tayo kumain kanina ng niluto ni Emil ay mataba. Marinal. Yung pigagawan pa ng sandalan, inuuna lang muna po yung upuan. Para po yata, mga nagkakahay. Hindi, kinuha yata yung kuwa na. Kinuha yung manok. Ang ikaw? Huwag ka na yan at baka yung ulo may magkabukol dun na. Wala, pwede ba itong bahaw? Oo, oh, yung kasasain. Hoy, mali! Wala lang isda. Tubig mababa pa din. Alampas. Ano ka ba? Bimay! Hindi tatama dito. Pwede pang lagi sa rinings ng ano, sa sadla. Ha? Lampas pa. Kasi patay mo lang diyan. Halang lampas mo lang. Tama na yan. Bayo po si Udang Aho ha. Masarap ang pamamahaw. Sarap naman ba diyan ah. Ang gawa po na itong mga puno ama malilong at saka maginhawa po. Sinamilot naman po yung nado doon ah. Nag-iintindi na po sila ng pagluluto po ng ating ulam. Ito pong ating kubuy, utay-utay lang ang ginagawa. Inuna muna ngayong upuan para po nakakaupo na. Dito na po si Adyaw. Saan kayo kumuha ng lukban? Hinog na iyan, honey. Wala lang kayo. Meron pa mahuka. Dati mao na ito ah. Sinungkit mo? Oo, may panungkit doon. Ay, mabigat naman yung panungkit. Oy, baka malaglag si Gio din na po sing. Pag-jam mo tawag kayo ng mga... Oo, at nagkakain eh. Aba, aba! Ay, kala ko kayo magaling na. Ay! Ano yung tabo? Ang ginawa? Naginawa na po ditong tabo si tatay para kapag ka po maghihinaw ng kamay ay madali na po pagkadlo ng tubig. Ha? Tinatanggalan po ni Paring Edgar ng buko, yung kawayan, para po pag-upo ay pantay. Baka naman nakakatang lang yung likod dahil di niya medyo maginawa yung nakakatang. Ulo, talagang ba dito? Abay mo! Kaupuan! Hindi, bibiling lang ng kutsyon. Ang problema, wala kahaw. Kung magkahaw yung iba natin mo na yan. Nakawala ng tubi na. Akalag niya yung buna apply mo. Dahil may ima-apply mo sa hindi kami. Wala ka lang nila. Ayan po at pwede na pong upuan. Hindi pa po tapos, dadatigan pa. Kaya lang ngayon ha, pwede na upuan. Ay hanggang mga hapon tapos pa yun. Pwede ito na kakunti na. Kain na tilat. Oh. Abel. Kain na kayo. May dalang ice tubig, tubig. May dalang yelo. Kain na po. Nakaluto na po si Milot ng tinola. Yan, kanya-kanya na pong pwesto pagkain. Ilagay mo na sa Emil. Oh, marami tayong kanin. Paring Edgar, ikaw, aba, kain na.
Kalongyong. Sarap pa yung sabaway. Diyo, halika. Kakape po sila. Ay, hindi pa pala ako nakapagdala dito ng tasa. Ayan. Ari lang ngayon. Ari lang pati sa bahal. Pin kayo dyan. Ay. Lungat yan. Kulay. Ay, umikim siya. Oh, ay, huwag naman ako rin naman. Oh, ay, yung tapang ng kay Ate Huyang. Kape. Ay, masarap. Sarap. Yung pala. Meron doon ko coffee mate, Ate Huya. Ay, nilagyan natin namin. Ay, meron na yung kay Ate Huya. Oo, hindi nga matunaw. Ay, pinilagyan naman sa akin natin yung dalawang kutsarita. Makape. Talaga lang matapang yung kay Ate Huya. Kape, timpla. Ang tinapay yung ambor. Ay, isa sa usaw. Ako ganun talaga. Ano, hindi na magkakape. Parang ako hindi content. Huwag ganun. Hindi nga. Kami ganun. Ako ganun sa ang tatay at saka Sir Marin. Ganun sa inyo mga kape. Kaya naubos nga agad yung aming kape. Ang bira mo. Sila hindi pati nag-ano eh. Hindi sila nagkukupay mate. Kaya ako agad yung ganun din. Ako agad na may kape. Ang aming kape mate. Napakadami pa in. Sarap. Natangali na natin magkakape. Kainin ka ng araw. Wala nyo siya pag itimingin pa. Iya, para yung ano. Ah, oh, para yung ano na ito namin. Iya, manta. Magkakape ang mga... mga apat na ladies ay nagkakape. Katangali yan. Ganito doon sa palasidaan. Yan, kape. At wala na paglilibangan ay. Pag nasa palasidaan. Natatandaan ko nung si... yung tatay ni Kuya Edwin ay bantay pag kami napunta ay talagang kape ang kanyang pangresili sa tao. At siya na may dinaulan ng tinapay. Boom, sige. Ayan po si tatay paspasan ng paggagawa ng... Ay, baka doon nakapatong ay kumitong yun ah! Gagawan po ulit ng kawan doon. Babalagbagan po doon ng kawayan para upuan po ulit. Ay, mabigit po. Ay, hindi. Kasunod. Si Bossing po ay nagpapakain ng... bangus. Ano po yan, Tia? Ah? Tia, sariwa. Arit patigang. Sira ang uso. Tia, arit patigang. Sibuin pa pizza. Ay, napatama sa kong. Sa kayo. Ano po ang uso na yan? Aba, yung matapat eh. Parang nakuha. Siguro yung pag-iit sa'yo, napatama. Napatama siguro ang uso yung sugat. Parang nabagsalsal po ang uso. Hindi na. Mga ulan nila. Ba't naman tigay diyan ang kapisto kay Nitan? Nalapit naman, busing eh. Sige nga. Ay, baon, honey. Hindi, aninaw. Uy, daming isda dito at sa gilid na maliliit. Bulo, pinakain yun. Siya nga, honey, yung nagalaw, honey. Ay, paano yung nasa dulo? Lalapit lang sila? Lalapit lang sila. Pag may napuntang iba yun. Masasanay na sila, honey. Parang naaalma na nilang dito sa sila pinapakain. Nakalabsaw po ang tubig dun. Ah. Kinakain na po yung isinabog ni Bossing na pagkain. Kalabsawan na. Ay, Bossing dun, oh. Sa kabilang side. Yung malalaki. Pinibindo ko umaga. Ah. Mamaya na uling hapon. Siya nga, honey, meron din di yan. So, dito po sa pinakang irrigation ay ang hulog po dito ay yung medyo malalaki na. Na bangus. Baka nasa dulo. Yung iba. Hayaan mo na. Try mo nga lang. Isara ang... Nalapit? Oo, oh, amoy nila. Ang tigay. Dapat pala yung malalaki busing ngayon dito muna lang. Ito po yung mga bangus dito. Lumulutang po ha. Sinag po sila. Ay, marami pala busing diyan. Oo. Madami pa pala diyan bangus. Sa pitak na yan.
Kapag ka po malaki po ang tubig sa ilog, doon po nagpapapasok po si bossing ng tubig dito. Yan. Nagpapapasok po si bossing ng tubig dito para po yung tubig po ay hindi uminit. Para hindi po mamatay yung ating mga bangus. Wala naman pong problema sa tubig at talaga namang sa ilog po ay pag talagang lumaki, ay napakalaki po talaga ng tubig. Oh, di pala maraming bangus pa. Malalaki. Sinag na sinag dito. Nakakalibangan eh. Nalutang sila, hani. Oh, nalutang. Ba yun, nanginginababa ho. Ano yun? Tilapia? Tilapia. Marami din daw pong tilapia, sabi ni Ate Huya. Ito singkag ah. Ito maliliit ah, ni. Singkag yan. Oh, ay daming singkag. Singkag. Yan po yung maliliit na isda na maunas din ang pakain. Oh, ay dami yan eh. Daming singkag talaga yan. May daming singkag. Ba'n mong kanong tilapia ang langoy? Laki-laki sila yung singkag. O, dito, abidya mo niya yung kadami pa. Siya nga, honey, oh, dami. Well, ano yung singkag din? Singkag. Puro singkag naman. Yan, yeah, malaki po ng mga tilapia, o. Iba ang tilapia. Ay, siya nga. Ibang laki. Saka malaki-laki yun. Yan ang sarap na ako, tilapia. Ay, oho, may laki si, ano, may laki si, puno, ho. Puno, isa. Uy! Pagkakuan, kumuha ka ng kawayang busihin at katiyagawa ng mga kids. Makikita sa sangti. At pag may huli kang malaki yung alimang payat, doon wala lalata pa ako pakainin. Hindi na magmulong ka. Si tatay po yung nagsasahig na rin doon sa dulo ah. Nang gagawaing upuan din po. Madali lang po ni tatay nagawa yung sahig. May upuan na po. Dingding na lang po ang kawan. Yung pinakang sandala na lang ang kulang. Ito po pala'y kulang pa rin ah. Kukuha pa po. Talay, nakurang. May panlari mo. Ay, ako na kami dalit si tayo. Muna yung dalawa. Bayo po si Nabaron dumating. Hindi, may pata ko ng kawaya. Ano oras kayo dumating, Baron? Ha? Ano oras kayo dumating? Mga 12 na. Inihatin. Ano sila pa? Kami lang. Inihatin. Ay, sina nanay na doon pa. Inihatin namin sa Ateneo ay sa terminal at Palosena. Oo. Sabi ni Baron na isasama daw at nang makaabot dito. Kaya kami tumuloy dito. Ano ba ron to? Matutoy, gusto mo ditong tumira? Ha? Gusto mo ditong tumira, ba ron to? Ha? Okay, ang sinasabi ko lalangoy yan. Tamo yun lang ba? Aba di, malalim. May kailugan. Pagkain na yan, araw-araw din. Pinapakain ng Kuya Emil, magatapon. Yung pati sabi na tapos yung tubig naman ay hindi nainit at galing dito sa ilog ay malamig ang tubig na yan. Pagka ganay ang taib, gano'n, malaki ang tubig. High tide ngayon. Oo, ay napasok ang tubig diyan. Tapos mamayang hapon naman lalabas. Labas-masok lang yung tubig diyan sa loob. Ayan po si Adyaw at nangangasag. may bangus di ha, may ano, yung banak, umaliit. Ah! Marami kayo, hindi ka. Marami ka nang naihipong kasaga. May kampay yan. Ha? Dito! Yan po yung kamukhala ng alimango, pero yan hindi po nalaki. Ganyan lang talaga ang size na yung mga kasag. Yan po ang kalakihan. Oo. Mga may mabas. Yan ang masasakit manipit yan. Oo. Ah, ay, talaga. Kung ba kinakain na, nakain ka na kasag. Mga maya. Ha, payag kayo, Baronto. Dito kayo titira. Ah! Sina Tianita, ayun. Tianita, ayun. Ang dagat.
Kaya po si Silver, sinama na po namin dito. Silver! Takbo na takbo si Silver. Silver! Lika dito, dali! Eh. Ganito po dito kapag kahapon. Sina tiya, sina tatay, sina ati huya, ay sa araw lang po pumupunta dito. Pero pagdating po ng hapon ay umuwi na rin po. Yan. Si Bossing po ay panayan lakad dito sa gilid ng palaisdaan. Pati paggabi po ay yan ay palakad-lakad dito. At minsan po ay mayroong umaakyat na alimango dito sa ganitong gilid po ay sinisirok po ni Bossing. Dinadampot po lang niya. Ganda po ng view dito. Makaka-relax. Yan, at paminsan-minsan po kami pinupuntahan dito ni Kuya Ronald. Siya po yung dating nakabantay dito. Makwento naman po. Maraming kwento. Nagdadaing po si Bossing ng bangus. Yan yung parang mga nanghinahan eh. At kuwan. Siguro yan yung mga napapatama sa ano ah. Sa kawayan. Dadaingin po ni Bossing at bukas po yung ibibilad namin. Batadlaan natin muna sa ano ah. Sa suka na may asin. Silver! Yan, magtataga rito na si Silver. Oh, baka mahulog. Magtataga rito ka na. Silver! Ayan po, at bali, hanggang dito na lamang po ulit ang aking vlog. At muli, maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!